Jody Santa Maria, anak na sa dating asawa at ama ng kanyang anak na si Pampi Lacson. Sa kanyang social media account, ipinahayag ng magandang aktres na si Jody Santa Maria na ipinawalang bisa na ng hukuman ang kanyang kasal sa dating asawa at ama ng kanyang anak na si Pampi Lacson. Ayon kay Jody, 13 taon niyang hinintay ang kanyang petisyon para sa kanyang annulment. Ibinahagi din ni Jody ang kanyang mga naging karanasan at napagdaanan habang pinoproseso ang pagpapawalang bisa ng kanilang kasal. Ayon pa kay Jody, ang pagpapala ng Panginoon ang naging sandala niya sa matagumpay na matagal ng paghihintay ng resulta ng kanyang kahilingan. Pinasalamatan din ni Jody ang mga taong nakasama niya sa kanyang journey. Finally, after 13 years of waiting, my petition for nullity of marriage has been granted by the Supreme Court. It was indeed a test of faith and trust, faith in God's promises and trust in God's timing. The time I spent in his waiting room was never easy, nor was it comfortable. It was frustrating, discouraging, and even heartbreaking. I cried, prayed, questioned, and complained. I made tampo, asked for forgiveness, prayed some more. I wanted to give up, but he never let go of me. Looking back, it was his grace that sustained and carried me. He had a purpose for the waiting, and that was made clear to me by the Lord. I know some of you might be in his waiting room. May I encourage you with this? When the time is right, I, the Lord, will make it happen. Isaiah 60:22. God is never in a hurry. He is never too late, never too early. Believe He is able to do something about your situation. Trust He has a plan for you, and that plan is even better than the one you have for yourself. And when God finally calls you out of the waiting room, don't forget to thank Him and give Him all the glory. Before I end this already lengthy post, please allow me to thank the people who were with me on this journey. My prayer warriors, you guys know who you are. Salamat for standing with me in prayer. And to my lawyer and friend at Connie J. Aquino of Calleja Law Office for the guidance, patience, and friendship. Thank you for never giving up on my case. Now, I can finally say, case closed. Ikinasal sina Jody at Pampi noong 2005, taon din kung kailan niya sinilang ang kanyang anak, at naghiwalay sila noong 2011. Noong 2014, ay pinawalang visa na ng korte ang kanilang kasal, subalit noong 2017 ay sinabi ng Court of Appeals na walang sapat na ebidensya para ipawalang bisa ang kanilang kasal. At ngayon nga ang pinal na pagpayag ng korte para sa pagpapawalang bisa nito. Samantala, umani ng positibong reaksyon sa mga netizens ang pagbibigay ng komento sa post ni Jody ng kasalukuyang partner ni Pampi na si Iwamoto. Let's celebrate! Love you, amor! Hinangaan ng netizens ang pagpapanatili ng pagkakaibigan ni na Jody at Iwa sa ganitong kakomplikadong sitwasyon. Sina Iwa at Pampi ay magkasama na ng 12 taon at may 2 anak. Please subscribe and hit the notification bell para ma-update kayo sa sunod na showbiz news.